Good morning, guys. Good morning. Nandito ko ngayon sa deserto, guys. Ipinapakita ko dun sa likuran nyo yung mga nagugupit. So sila po ay nagugupit. So since ngayon ay araw ng Friday, nagsasideline po sila. So sila po ay nagugupit sa halagang 5 real. Dito, guys, sa gitnang silangan, pag Friday walang pasok. So ang ginagawa nila, yung iba nagugupit sila. So din laalintana, guys, ang sobrang init ng sikat ng araw, basta kumita lang. So ang 5 real naman ay kung i-convert natin sa piso ay nasa halos 70 plus sa piso. So malaking bagay na rin. Pagka sa India naman, almost 100 din. At kung sa Nepali, 100 plus. So malaking bagay, guys. So nandito sila ngayon, no? Every Friday nagugupit sila sa halagang 5 real. Sa halagang 5 real, kumikita sila, guys. So yun ang isipin natin, kung gaano kahirap magtrabaho sa gitnang silangan para lang kumita. So hindi laalintana ang init, guys. So time 6 is 8:30. So nandito pa sila. Ganyan lang, walang mga ano, walang naka hindi sila naglalagay ng kahit mga pangtakip sa init. Wala, ganyan lang. So di ko alam kung hanggang anong oras sila dyan. So pupuntahan natin sila, guys, para tatanungin natin kung hanggang anong oras sila magugupit. So let's go, guys, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Yan, guys, nagpapagupit siya. You are Nepali? See, Nepali. How much this one all cutting? 10 real total? This one, shipping, din cutting, 10 real. So 10 real pala ang bayad, guys, pag mag-ship and din magugupit. What do you do that? You make video? Yeah, this is only my channel, my YouTube channel. YouTube channel? Yeah, yeah, this is my YouTube channel. Don't put a... Okay. Okay, so 10 real. So 10 real pala ang bayad. Okay, thank you. Guys, mga nagtitinda rin sila ng iba't iba. May mga Nepali nagtitinda sila ng mga tabako. So meron silang mga palinda dyan yung sa likuran. So ganito kahirap ang buhay sa gitnang silangan, guys. Kahit sa sobrang init, pinagtsatsagaan nila na kumita. So meron silang iba-ibang mga paninda dyan. So mamaya titingnan natin kung anong meron dyan sa mga paninda nila. So sisilipin natin. So hindi natin sila discriminate, sorry. Pinapakita lang natin, guys, kung gaano ka hirap magtrabaho dito sa abroad. So yung iba talaga nagsasideline para lang may extra income. So hindi nila alintana, guys, ang sobrang init ng araw. Kahit mag 9 o'clock na ng umaga dito, pero napakainit pa. Pero sabi nga nung na-interview ko kanina na sila matatapos yung mga nagugupit mula 5 o'clock mag-start sila, matatapos sila ng 11. So after 11 maglalunch sila, 11, 12, 1, 2, 3 magre-resume after ng lunch break nila. So babalik ulit sila ng alas 3 ng hapon. So ang alas 3 ng hapon, guys, sobrang init yan, napakainit yan. Pero babalik sila doon sa pisto nila para magugupit at magtitinda. So hanggang alas 6 na yan. So depende siguro sa customer kung gaano karami. So kumikita rin sila ng nasa 100 plus. So ganito kahirap ang buhay ng OFW, lalo na dito sa gitnang silangan. So yan, guys, yan, guys. Na ako, guys, kasi sobrang init, hindi pwedeng sobrang magtambay. At sila parang din lang pinapansin yung ano, sobrang init ng araw, kahit sobrang init na talaga, pero nandyan pa sila. So matatapos sila hanggang 11 o'clock ng umaga. So napakainit, pero yung iba nandyan pa rin. So hanggang 11 o'clock na ng umaga. So depende na rin sa iba. So yung iba mag-iisin pa ng oras at babalik na lang hapon. Lalo pag sa gabi, guys, ang daming tao dyan. So napakahirap. So ganito ang buhay ng OFW dito sa gitnang silangan, guys. So yan, guys, yan, guys. So mamaya-maya, marami na yan ang marami. At marami dyan pumupunta kahit sobrang init. So alis na ko, guys, kasi sobrang init. So thank you for watching and continue subscribe my channel, guys. So thank you very much. Thank you.